Guys, oh, gumawa ako ng munggo. Gusto namin masaba, ayaw namin masyado malapot. Munggo na dinurog ko na yung ano, kasi konti lang yung kalabasa, dinurog ko na. Oh, sarap. Tapos merong buto-buto ng baka. Na naalis na yata sa buto yung iba. Sarap, guys. Manamis na miss siya dahil sa kalabasa. Tapos iterno natin sa piniritong danggit. Danggit na hindi dried fish, ha? Yung fresh na danggit. Masarap siya, malasa. Diba ang danggit malasa? Ayan, guys. Oh. Munggo. Maano sana? Gusto ko sana mayroong malunggay. Kaya lang, diba si Louie Boy may sipon ubo. Ayoko lang kung papunta siya dun sa ano. Sa may malunggay. Eh ako busy naman ako. Okay lang. Kung may matira, pwede nating bukas lagyan ng malunggay. Pero for now, kalabasa, munggo, at saka buto-buto. Eto na, guys, ang ating ulam, pipino na ensalada, isda, at saka yung ating munggo na may kalabasang dinurog na kalabasa. Ang sarap. At saka buto-buto. Hello, world! Kain na naman tayo. Hindi maganda blending namin ngayon, no? Sintunado siya ngayon. Ito. Wala yung ano ko, wala yung mapiling kong boses. Gamay na, gamay. Dami pa. Kain tayo, guys. So, ito na dinner namin alas 5. 5:15 p.m. Time check. Where's my phone? Ito, meron tayong pipino. Ang phone ko lagi nakadikit sa akin. Meron tayong pipino. Just in case. Tatrawag mga bata. Ayan, guys. Ang kumakita niya. 5:15 p.m. Pinapatikman ko sa kanya. Pinapa-final taste ko sa kanya. Kasi magaling siya mag-ano nitong pipino eh. Hindi, wala siya panlasa. Parang puro na asin. Hindi lang. Mm. Pakimug mo yun, please. Thank you. Mm-hmm. Mm. Ito ang akin. At ito ang sa'yo. Ayan. Ay. Ano yan? Ulan? Mm-mm. Ha? Yes. That's good. Ani nang mula ng konting-konti lang. Sandali, wabang 1 minute. Ito tostado, oh. Either tostado or sunog. Mm-hmm. Ano yan, guys? Danggit. Danggit na fresh. Yung karne, hindi pa. Ganyan din yung ulang kanina, no? Wala. Wala. Wala na. Ang kulang matuloy-tuloy ng konti dyan. Para makainom ang mga tanim. Tapos. Buto-buto. May nakita akong buto. Kalabasa. Bilit yung binigay pa ni Paolo eh. Last na kalabasa. Hindi na ang kalabasa matagal masira. So, makapal ang ano. Balat. Balat. Mmm. Friends, kuha na kayo ng pagkain nyo, please. Para sabay-sabay na tayo. Kain na. Ito, oh. Tostado, oh. Kain tayo. Mmm. Kahit nakabili kami ng danggit na frozen. Mahal? Saan? Saan pa? East Street. San Bernardino. Doon tayo nakabili. Mahal siya. Mmm.
Good. Good? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Sige, sana pumunta na ano, talipapa. Kasi linggo ngayon, na isla. Ay, nagluluto ako. Tapos, mapapalayo pa. Masama pakiramdam niya. Mapapalayo pa. Kasi kailangan mag-drive ng ano, ng kotse. Dahil kung ang tricycle. Hindi, tricycle pwede yan. Ay, no, pero tumukulog kanina. Ayoko mag-drive ka kasi baka biglang ulan. Hindi ako malabasa ka. Yung kotse, okay lang. Hindi ka mababasa. Kaya lang, layo doon drive mo. Okay lang? Thank you. Hindi siya. Good food daw, sabi niya. Gugutom siya. Sado. Parang maliit, oh. Mas kustado. Maliit, mas kustado. Ay, go ahead. Go ahead, go ahead. Tarap na nung go, guys. Go, go. Meron kasing dinurog, dinurog na ano, kalabasa ang sarap. Amis, amis. Yoko, taba. Alin. Partner. Taba. Ito po na. Sarap, guys. Sarap na munggo. Papang ka? Namis, namis yun? Tapos siya ako may malunggan. Hindi naman natin maubos yan eh. Lagyan natin ang malunggan. Wala na yung munggo sa ibabaw. Pwede natin lagyan ng munggo bukas. Eh munggo. Malunggan. Sige guys, kwento kayo guys, busy ako. Ako hindi ako makasalita. Munggo, I like munggo. Crunchy. Dati yung bata ako, pag ang ulam namin munggo, pag naglaga, pag pinakuluan na ni mami yung munggo, inibigyan niya ako, nilalagyan ko ng atas. Dinsada. O kung swerte na may powdered milk. Sarap. Ganon din ang nanay sa akin. Gumaganon din kaya. Yung munggo? Mm-hmm. Masarap na snack yun eh. Mabubusog ka. No? Mm-hmm.
ba? I'm glad you like it. Ano ka na? Thank you. Thank you, thank you. Ang dami para maubos na sa harap. Ang dami pang kanin, no? Yung munggo lang kinakain ko sa ibabaw. Okay. Ito, ayaw mo na? Ayaw mo na. Walang anin mo mga pantakpan. Wala na. Hindi na talaga, hindi ko nag, hindi na ako nagsain kasi alam kong hindi ma... Uubos. At saka pagkagab, hapon na, konti lang kinakain yung kanin. Kung kakain yung kanin. Maaga pa naman eh. Kasi po, ano pala? 25. Excuse me. Ito pa ko. Ito pa ko? Excuse. Okay. Napakanin, no? Yung munggo ko na kayo sa babaw eh. Hindi, ito ba? Ito. Meron pa. Isin na natin itong naalis na ano. Buto. Yung isda, kainin mo na yan. Isa takpan pa yun, maliit lang yan. Ay. Ang konti makain. Nga, napkin please. Tissue, I mean. Thank you. Mm-hmm. You're welcome. Buhin mo ito, ha? Mm-hmm. Ito ba pala? Yung buto yung nahanap ko, eh. Ito, ano, alis sa buto? Ha? Alam mo, mga buto, yun, alis ko na, yun. Oh, yan, sige. Pareho. Hmm? Pareho yan. Okay. Ribs. Nung nagpakulo ako ng pang-adobo, sinabay ko na to. Dalawang supot. Pabinyo ka lang kung konti para sa munggo. Nagasang ko, binalik ko sa freezer. After pakulo. O di ngayon din ako nagpakulo. Sabay na sila. Noon. Masarap itong baon din, oh. Mas may suka ka. No? Mm-hmm. Kahit ako lang isda, ito lang. Bukod niya yung munggo niyo, durugan niyo ng kalabasa. Sarap. Tamis-tamis? Mm-hmm. Perfect pa isa kung may malunggay. Hmm. O kahit sa amin, dahon ng kamote, alagbate, pwede ilagay. Kaya may dahon. Na meron ka. Kain eh. Lagay ko na lang dyan. Kain ko bukas. Huwag ko na maubos eh. Kaya. Makain ba kayo guys? Ay, kumakain kayo. May nagtatanong, paano ginagawa ang melon juice?
Ang ginagawa ko, alis ko yung buto. Pero dahan-dahan pag alis na buto kasi mayroong parang juice na yun eh. Yung liquid niya ng melon. Alisin mo yung buto, yung liquid na yun, syempre malinis yun. Eh, lagay nyo na sa pitcher nyo kung anong paglalagay nyo. Tapos ako, ini-scrape ko lang ng... Alam niyo dito nabibili sa Pilipinas? Ano tawag doon? Pangkayod. Mm. Pangkayod ng yog, buko, for ano, for buko salad, or buko pandan, yun, pangkayod. Kung minsan, ginawa ko naman, inalis ko siya sa balat niya, o binalatan ko, at saka seeds, inalis ko, binlend ko. Eh, mas gusto niya na may nangunguya-nguya siya, so... Yun, mas gusto niya yung kinakayod. Tapos, lagyan ng tubig. Gatas, maraming gatas. Either powdered milk. Anong milk? Anong meron? Iba? Klim? Or, ano yung isa? O dinsada, kung ano meron. Tapos kung kulang pa sa tamis, ako ang ginagamit ko yung pure via, yung stevia na sugar. Hmm. Kayo, naamoy niya ng pagkain, akala niya dinner niya na rin. Ay, alas 7 siya kumakain. 7-7. Hmm. Yeah, okay. Thank you. Hmm. Joke-joke lang. Joke-joke-joke! Mayroon pang karne, pero mayroon pang ano doon. Munggong. Munggong konti doon. Sa kainan bukas. Mmm. Sarap. Mmm, that's good. I'm glad you like it. Mmm. Thank you, Lord. Amen. Ano pala tayo inumin? Lipat. Kalimutan. Nung pa tubig, ha? Mamaya ka pa inum ng gamot na. Kung nakainom ka na ngayon? Magpa, bukla ko, wala pa. Ah, ngayon, pwede ka naman. 5, 1, 9. No. Yeah. Agahan mo mawala. 9, 5, 1. Agahan mo mamaya ng konti, para hindi ka nag-using ng alauna. Okay lang. Hindi naman antibiotic yun eh. Paso nag-using ka pa? Yeah. Hmm? Ang huwag sa awa ng Diyos, hindi ko matanda kung kailan huli ako na gano'n. Nagtrangkaso or... Yeah. Ah! Thank you Lord, hindi siya nagkakaganyan. Hindi ako maano. Kahit na lahat ng... Lalo pong ganyan, bare months na, naka urgent care ang last kong trabaho, last 8 years. Last 7 years and a half. Urgent care ako. Eh di ba sa urgent care, anong pumupunta? Lahat ng obo, lahat ng COVID symptoms. Ang sawa ng Diyos, guys. Ilang beses akong nag-COVID test. Pagka mayroon akong parang makatialalamunan ko, nag-COVID test ako kasi nagagawa namin sa trabaho. Hindi ako, guys, nagka-COVID. Ako lang yata hindi nagka-COVID sa unit namin. Thank you, Lord. Amen. Kahit yung mga boss namin, hindi naman nag-handle ng pasyente. Pero nagka-COVID. Ang mga doktor namin, nagka-COVID. Ako hindi. Ang kasamaan ko, nagka-COVID. Ako hindi.
Yeah, kasi siya maingat. Maingat ako. Kaya awa ng Diyos, pati rin ako hindi nagkaroon. Hindi siya. Thank you, Lord. Hindi ko nadala. Thank you, Lord. Ayun kasi yung kinatatakot ko, nadalhin ko sa kanya. Eh, di ba? Yung ang... Sabi, pagkaroon tumatanda ka, madali ka natatakot. Oo. Kaya ako, eh ako, tumatanda na. Hindi pa matanda, tumatanda pa lang, ha? Mm. So, ito, nagsabi na yung during pandemic, gusto niya ipukwento namin during pandemic. Eh, nasasabi naman namin pa unti-unti yung tungkol sa pandemic. Pero like, for example, yung ganyan. Nung nag-pandemic, na talagang grabe na, may mga namamatay na at lahat. Ako, ang ginagawa ko, di siyempre, given na yun sa nurses na hugas ng every time. Kamay, before and after procedure, before you touch a patient, after you touch a patient. Pero na-triple pa yon nung nag-pandemic na. Ngayon, di ba, ano na, may takip na. Pero pa yung mga ano disinfectant mm-mm. na mga nasa counter. Mm-mm. Tapos, hand gloves siyempre. Tapos nakatakip yung ulo namin. Tapos, ang ginagawa ko, hindi ko to hinahawakan. Even now na hindi na pandemic, guys, it really helps not to touch your face. Number one, sa mga teenager, pimples. Hinawakan mo yung face mo, magkaka-pimple ka. Siyempre, marudumi ang kamay natin. Mm. Yung mga colds, hindi, don't touch your nose, your eyes, sore eyes, yung ganon. Colds ka, dyan yan. Ako hindi ko to hinahawakan. Napakaingat niya, kaya hindi niya ako nauwian na hindi niya hindi ako natalag. Hindi ko naiuwi, salamat sa Diyos. Nung una nga eh, pagdating niya, alam ko na, dahil kasi bubukas yung garahe, maririnig ko yung garahe, maririnig ko na yung kotse. Mag-aantay lang ako ng sandali. Tapos noon, ano na, sasalubungin ko na siya sa garage, i-open ko yung door. Nung una eh, pagpa naano kasi ko hindi ko na ano yung meron akong si ano tawag dito meron sa scene na hindi ko mapalampas, hindi ako makalabas sa garahe. Pinanunod ko yung ano yung pinanunod ko, meron scene akong tinatapos na sa TV. Siya ngayon pag-uwi ko, pag ganun ko ngayon etong garahe, etong pinto ng garahe, siya na nakapagbukas. Oh my God, ang gulat ko, she's naked. Oh my gosh! Oh my gosh! Pumutubad ako kasi doon pala sa garahe, guys. Naglagay ako ng hamper. Nung itong kasagsagan talaga ng pandemic, ha? Talaga, pumutubad na ako pagpas. Kasi wala namang tao, eh. Wala namang tao, kami lang. Ang garahe namin. Pero miskin na, bakit nagpapakita ka sa akin? Hindi naman tayo magkaano-ano. Bakit pinapakita? Hindi naman tayo magkamag-anak. Oh. Hindi na. Ewan ko. Nagulat ako talaga pagpasok niya. Oh my God, she's naked. Oh my God, I couldn't believe. Hindi, ang garahe kasi doon, guys, yung mga taga rito sa atin sa Pilipinas, hindi ka, usually garahe dito open, di ba? Kahit na may gate, like kami, may gate kami. May remote control gate kami para sa gate na pero sa garahe. Pero kita ka sa labas, hindi ka pwedeng maghubad dyan. Pero doon talagang enclosed. Sarado, enclosed ang garahe namin, di ba? Tapos yung sara niya, yung nagro-roll na gano'n. Roll down. As in, walang makakasilip sa'yo. Kaya, sa garahe pa lang nag-roll. Paglabas ko ng kotse, talagang nag-ano na ako. Galing pala sa trabaho, yung mga phone ko, ang stethoscope ko, iniiwan ko naman doon. Nililinis ko, pero iniiwan ko sa trabaho, hindi ko din nadala sa bahay. Meron akong stethoscope na luma, na ginagamit ko sa bahay pag kailang, for example, inuubo siya, pakinggan ko, or mga bata. Pero yung pa-araw-araw kong stethoscope, na binigay pa yun ni Chris. Mm-hmm. Doon lang ako nakatikim ng mamahaling stethoscope kasi it was like one Christmas time na ano pangalan ng Littman? Littman. Na medyo, nabumibili ako Littman kasi talaga magandang Littman, pero yung pinakamurang Littman lang. Gulat ko talaga, kala ko na na-invade ako ng alien, no? Na-invade na alien! Yun nga, ganun ginagawa niya. Oo, para na hindi ko nga madala ang mikrobyo. Tapos tumatakbo na ako niyan. Tuloy-tuloy na ako sa banyo. Walang nagkikis sa akin, walang kumakausap. Hi, ganun lang, pero hindi, walang kakausap, walang mag-hug. Ang makating yung mga bata, alam na nila yan. Mm. At saka pag narinig na nila yung ano, alam na nga nila hindi lalapit sa akin. So, hindi na sila labas ng kwarto nila. Kasi kami, hindi naman sa ano, nagbubuhat ng ano ng bangko.
sa amin sa bahay pagka nandun kaming apat. Maghapon yung wala kang maririnig kundi I love you. Puro lang I love tapos you. Kiss, I love you. Kiss, mm-hmm. I love you. Well, nasa labas sila. Asa ano pala, sa kitchen. Nandun ako sa ano, sa nagkakaraoke o nunod ng TV. Papanik yun doon. Bago pumanik yun, kiss, love you, dad. Mm-hmm. Pagbaba, ganun din, love you. Wala kang maririnig kundi puro love you. Pero during pandemic, it was hard. Kasi syempre, ilang they were in their 20s, di ba, nung pandemic. Ang inaano, ang... Para, Sky, wait, Sky. Parang mahirap i-unlearn nung itinuring mo sa kanila mula bata pa na always say hi, always kiss, mommy, daddy, when you come home, when you leave the house, or what. Kaya, lagi, Jay! Yung lalapit sila kay daddy nila, kikis, Jay! Gaganoon ako, Chris, don't kiss, kasi nga, kasi sila, lumalabas sila lumalabas. Eh. Kumbaga siya, retired na siya. Sabi ko, wala. Tapos bowling lang yung ano niya, yung diversion niya. Tapos nahinto pa. Nahinto yung bowling, nahinto yung golf. Golf. Kasi nga, ano na, kumbaga, pandemic na. Lockdown. So, sabi ko, hindi tayo nasa labas. Labas-pasok tayo ng bahay. Dapat hindi natin madala kay daddy ang ano. Ang sakit. Ang COVID. COVID. Kaya yun, ako humutubad yan, tatakbo. Tapos, iniiba ko yung paglaba, hindi ko sinasaba sa laba namin, sa laba sa ibang damit, yung mga sariling laba yun, sariling laba. Sariling laba ko, tapos mainit na tubig yung ano ko. Yun, maingat siya, kaya hindi, thank you Lord. Hindi. Thank you Lord, hindi ako nagkaroon. Hindi ako nagkas-COVID. Thank you Lord, thank you so much. So nung nag-start ng pandemic na, parang bang, ayun na, may mga ICU na, may narinig ka ng may namatay, may narinig ka ng... Tapos kami sa urgent care, puro ubo na, puro positive na yung mga ano namin, mga pasyente. Patient. ER, ganun din. Ang sabi ko, di, kinukwento ko sa kanya, at nakikita niya sa news, sinasabi ko sa mga bata kung anong nangyayari. So sabi ko, alam mo ga, kasi nung panahon na yon, may mga nagvo-volunteer nga na ipahiram yung mga ano nila eh. Yung mga trailer, or mga parang RV nila, pinapahiram nila sa mga health workers para hindi sila umuwi ng bahay nila. Kagaya ng friend ko, dati magkasama kami sa urgent care, nung nag-ER siya, tapos ano, makikita mo post niya kung minsan, ano sila, oh, maulan, winter time kasi maulan, tapos maglalabas sila ng patay dun sa, ano, you know, sa, dun sa labas ng building. Hindi Kaiser to. Nag-iba siya ng, ano, ng tawag dito ng trabaho, nung naging RN na siya, dati LBN siya namin. So anyway, kumbaga close proximity talaga siya sa mga pasyenteng may COVID na namamatay doon sa ER nurse siya kasi. So, di, yun siya, nag-ano siya, may nagpahiram sa kanya ng parang trailer. Maliit na trailer or parang RV, ganun. Pinark niya sa harap ng bahay nila. Tapos, yung asawa niya, doon lang sa labas ng trailer, kakatok, tapos mag-uusap sila, hindi siya lumalabas. Tapos minsan, may post, nakikita ko sa Facebook, kasi syempre, ang mga tao, yun lang ang outlet nila ng mga, yun ang mga concerns nila, tsaka pinoproblema during pandemic, so makikita mo sa Facebook. Siya naman, magkukuha ng folding bed, pag off niya, doon lang siya sa, kasi ang bahay nila to, driveway, dito sa street, park niya yung RV, na pinahiram sa kanya, na hindi niya kakilala, nag-offer lang sa mga healthcare workers. Frontliners. Mga frontliners. Tapos siya, may folding ano, folding chair, upo siya doon, sa, dito siya banda sa may ano niya, sa trailer niya. Yung asawa niya, doon naman sa may garahe nila, malayo sila, nag-uusap silang gano'n. Tapos mga anak niya, yun nakakaiyak, mga anak niya maliliit pa, nag-ano sa kanya. Mahirap. Mahirap. So, sabi ko, gaya yung mga tao ngayon, tapos yung mga iba na talagang mga heroes na they will work 8 hours lang silang off, tapos babalik na naman ng trabaho kasi kulang ang staff, kasi sa sobrang dami ng pasyenteng may sakit. Hindi naman ako nag-extra. I never did extra at the time. Dahil kasi as much as possible, gusto mo nga mag-off it. Kaya lang at that time, fin-raise ang mga request for vacation, off request for off. Hindi ka pwedeng mag-off kasi it was pandemic. Kumbaga, buong mundo. Kailangan sila. So sabi ko, ganun ang ginagawa ng mga tao. Yung iba, may ano na nga, voucher na for free hotel. Hindi ka uuwi sa inyo kung yung shift mo is only an 8-hour difference from this shift ends and this shift starts. If it's 8 hours or less,
They give you a free voucher for ano, hotel. Sabi ko, gaganito ng mga ginagawa ng tao kasi ayaw na nilang umuwi sa mga bahay nila para hindi nila madala yung virus. Sabi ko, ito gagawin natin. There's a full bathroom downstairs. Merong kwarto downstairs, pero ginawa niyang gym yun. Lahat ng mga exercise equipment niya nandun. We have a video of that one, if you wanna look at it. And there's a playlist ng ano, ng exercise. Sabi ko, ito gagawin nito. Ako kasi pala tulog. Walang problema sa tulog. Siya, kailangan, may mga ano siya, routine siya sa bed na kailangan ganito, ganyan. Kaya kahit hotel na maganda, hindi siya makatulog ng masarap if it's not our bed. So sabi ko, walang problema sa pagtulog sa ano, sa couch. Sabi ko, dito ako mali, hindi na ako papanik sa taas kasi silang tatlo nasa taas eh. Tapos eventually si Angel nag-move out nga that year, nung 2020. So sabi ko, para hindi ko madala, tiisin natin itong lahat. The fact is, salamat sa Diyos, walang may sakit sa atin, nandito tayo, magkasama tayo sa bahay. Hindi tayo magsasama ng higa. Doon ka sa taas, dito ako, ang banyo sa baba, na walang naliligo doon, toilet lang ginagamit, yung shower walang gumagamit, ako ang gagamit. And now, from now on, don't use the bathroom, kahit ihi, doon na kayo lahat sa taas. Ako dito, ako tira-tira sa baba. Mga kasamahan ko sa trabaho, mga sa hospital, lalo pa nagtatrabaho, ganun na rin ang ginagawa. Sabi ko, we have to do that. Eto na ngayon, binaba na nila yung ano ko, yung maunan ko, kumot. Sabi ko, at least nandito tayo, you know, hindi na tayo magreklamo. Ganito na ang buhay natin hanggang matapos ito. Eh, start pa lang ng pandemic yun, hindi natin alam kung kailan matatapos, di ba, at that time. Eto na ngayon, gabi na. Dito nga matutulog, nakakaawa ka naman. Sabi ko, hindi nakakaawa yun, ano. Meron akong lambot-lambot ng supa, dito ako matutulog. Sabi ko, okay lang ako dito. May aircon kung kailangan, pero that time, malamig naman eh. Sabi niya, okay, may heater kung kailangan. Don't worry, sabi ko ganun. Bago ako umalis bukas, papasok na naman, magbababay ako sa'yo, pero hindi na ako bababa. Tawagan kita sa phone. Kasi kung gusto mo dyan kasagdan, o di magbabay tayo. Pero walang kiss, walang hug, walang ganun. Kasi kahit nakaligo na ako. Eto na ngayon, guys. Nung matutulog na, di nandun na siya, pumanik na siya. Maya-maya bumaba, dala-dala niya, una niya. Dito rin ako sa dalawa. Kasi di ba sa Amerika, uso yung formal living room, formal dining room, dining, family room, parang sala mo rin yan, parang living room, pero tawag. Bukod sa living room, may family room. May family room. Doon ang TV, doon ang fireplace, doon yung ganyan. Maya-maya guys, bumaba siya, dala-dala niya, una niya. Sabi niya, dito na rin ako matutulog. Sabi ko, saan ka matutulog? Sabi niya doon sa kabilang sopa, doon daw siya matutulog. Ay, sabi ko, teka. Nagugas na ako, ha? Okay. Sabi ko, kung dito ka lang naman matutulog, di, nandito ko sa baba, magkasama pa rin tayo. Naku, pinahirapan pa natin ang sarili natin. Alam ko, hindi siya makakatulog na ano, na nasa sopa, hindi siya makakatulog. Kasi marami siyang mga routine na ginagawa sa bed niya, kung paano niya pinapasok yung kumot, yung ganito, ganyan. Sabi ko, you know what? Bahala na Diyos. Panik kami sa taas, doon kami natulog. The rest of the pandemic, hanggang never kami naghiwalay ng ano. Pero yung dasal ko, guys, my God, sabi ko, ang dasal ko. Kasi lagi siya sinasabi, siya palang natatakot matulog mag-isa. Na para bang, pandemic nga, tapos mababalita niya, si ganito, si ganyan, namatay. Natatakot siyang mag-isa. Na baka daw kung may symptoms siya, hindi namin alam, tapos hindi na nagising, or something like that. Ayaw niya. Kaya the whole pandemic, magkasama kami sa room namin, pero I was very careful. Sabi ko, lahat, hindi kami nagsishare ng mga ganun-ganun. Hindi kami nagkikis. Hindi kami, talagang, pag kinikis ko siya, gaganon din siya, dito ko siya kinikis, likod lang. Pero, after na, nakaligo na ako lahat. Sky's still early, Sky, ha? I'll be there. Akala niya kasi, kain na, time na sa kain, naamoy niya siguro pagkain. Kaya yun guys, ang buhay namin ng pandemic. Pero sa awa ng Diyos, never siya nag-positive. Ako nakailang test ako, tapos, ano bang, tapos, eventually yung mga pharmacy, mga hospital, namimigay free lang na swab, di ba? Sa ano? Noona, mahal. Pag bibili ka, tapos ng bandang huli, they will reimburse you pag bumili ka.
Yung Kaiser, yung reimburse hanggang sa bandang huli, pinamimigay na lang yung ano, yung mga test. Nagdadala ko sa bahay, kasi you can get test, you know, free na swabs. Nagdadala ko sa bahay, wala, never kami naging positive. Ang mga bata naging positive. Kasi so, nang medyo... Nasa tour sila, di ba? Medyo si nag-open ng konti. Ay, nasa tour ba sila? No? May time na during pandemic na nagtutour sila. Nung hindi pa masyado stricto, and then after na hindi nang open na ulit, pero hanggang na pagdating namin dito, hanggang ngayon may mga COVID positive pa rin, pero parang ano na lang, di ba? Parang colds na lang. Ang first nila na ano, ang first nila na, I mean, may tour sila na parang start pa lang ng COVID. Galing sila ng Canada, kung saang-saang state. Ang end up nila, ang last nila is Las Vegas. Hindi sila nag-perform sa Vegas, pero yun ang last night nila na bago sila. Kasi kung didiretsuhin nilang California, ang drive nila kasi hinahati-hati nila para hindi masyado. Pero pauwi na sila California. Dumaan sila ng Vegas para matulog doon para the next day. Para makapag-relax sila, end na ng tour nila. Makapag-relax sila. Tapos, uwi na California. Another 4 hours or so. Five hours. Tapos, pero nasa hotel pa lang sila, nag-swab sila. Ilan sila? 1, 2, 4. Lahat sila positive. Pero si Chris at that time pala, naka-move out na, wala na siya sa amin that time. So sinabihan ko na kung anong gagawin niya kasi positive siya na kailangan din niya mabigay kay Lilia, yung girlfriend niya. Si JR naman, parang ang swab niya hindi masyadong clear, pero sabi kong ganun, lahat ng kasama mo ay positive, pati yung drummer nila positive. Sabi ko, lahat sila positive, then consider yourself as positive. Kahit yung ano mo, yung test mo is parang faint, hindi mo pwedeng sabihin positive, hindi mo rin pwedeng sabihin negative. So that time binibili pa yung ano, yung test, mahal. Sabi ko, kaysa mag-test ka ulit, wala ka namang magawa eh, kung positive or negative. Then so, just consider yourself positive. Meaning, pag-uwi mo sa bahay, Like what I do, hindi ka, don't kiss daddy, don't kiss mommy, diretso ka sa banyo, yung mga gamit mo, iiwan mo sa garahe, ako na bahala. Tapos, mag-stay ka sa room mo. And then you stay in your room. Yung dinadala ko lang siya ng pagkain doon sa harap ng ano niya. Tapos door. Minsan, and I order food. Oh, you order food. Pagdating ng food, ng ano tawag dito, Uber Eats or ano pa rin isa doon? DoorDash, which is dito Grab or Panda. Iniiwan sa labas namin, di ba? Tapos, dadaling ko doon sa harap ng room niya. Oh, siya na. Yung basura niya. Oh, lagay mo dyan lahat ng basura mo. Sabi ko sa kanya, don't touch his dirty plates. Ako lahat. Kasi ako exposed ako. Kaysa ma-expose siya. Ako lang ang aalaga kay JR. Don't help. Kahit mga basura niya, don't touch anything. So, awa ng Diyos, guys. Hindi siya nagkasakit. Amen. Hindi nagkasakit. Ayan yung ganyang ubo siya naman. Hanginan lang na ubo na. That time, wala. Wala. Salamat sa Diyos. Amen. Yung mga kasamahan ko ngayon, nakadalawang COVID na. Talaga namang hindi mo sasabihin na, gawa-gawa lang yun para makapag-off. Hindi, dahil kasi makikita mo talagang they're sick. Ako, eh siyempre, gusto mo mag-off, pero ang alangan naman, manghihingi ka na sana ako rin magkasakit. Grabe. Grabe yung ang buhay ng pandemic, ano? Pero nabanggit ko na to sa ano eh, di ba? Yung una. Last. Wala, tama na ga. Isa lang kinain ko kaya. Oh, that's good enough. No, isa lang. Oh. No, that's good. Tama na. Mas mataas ang ano mo, ang blood sugar mo kaysa sa akin. Hindi ko yun. Mm-mm.
Tama na. Ano sinasabi mo? Yun nga na na-i-vlog ko na, nasabi ko na rin to doon sa nakaraang COVID na ano natin. Perfect. Na ako lahat pinagsabihan ko. Yan sila, mga anak ko, mga pamangkin ko, mga kaibigan ko. Sabi ko, alam nyo, itong nangyayarin to, itong COVID na to, it's just a wake-up call, sabi ko. Paano ibig mo sabihin? Kako ginigising lang tayo ng Diyos, sabi ko gano'n. Maniwala kayo sa akin. Nagkatotoo naman, nagkatotoo. Tingnan nyo kako, nung araw kako, ang tao pagkagising, nagdadasal yan, nakaluhod pa. Ang nanay nun, nakikita ko pa, nakaluhod din, magdadasal. Nanay ko ganun, si dad. Nakaluhod, nagdadasal. Kako, ngayon, pagkagising ng tao, hawak ang cellphone. Tingnan yung ano, yung Dow Jones, o ano nangyari rin sa ano, sa business, o tawagan yung partner, o, buddy, o ano nangyari sa business natin, o, dumating na ba yung ano natin, shipment natin, ganito, ganon, ganito. Ganun ang mga tao ngayon. Meron naman yung mga, good AM, yan, mga jowa-jowa, diba? Oh, yun, ganun. Lahat, puro ganun na. Wala nang nakakaalala Facebook, sa Diyos. Facebook, YouTube. Oh, yun na nga, Facebook na yun, YouTube. Wala nang nakakaalala sa Diyos. Maaalala lang ang Diyos pag kayong nasaktan o natakot. Diyos ko po, yun. Maaalala lang ang Diyos, matatawag lang yung pangalan ng Diyos. Diyos ko po, yun. Kaya nasaktan na yan. Pero otherwise, wala na. Yun na, nasa phone na lagi. Pagkagising, yun na. Ako ganun din. Pagkagising ko, yung phone ko, hawak ko. Punta na ako ng CR. Tapos noon, magpo-post na ako ng daily, ano, daily post ko na daily divine prayer. Na ako noon. Noon pa yun. Sa Facebook. Sa Facebook. Pagkatapos noon, pagkatapos kong magawa yun, bababa ko na yung, ano, yung phone ko. Gagawin ko na yung dapat kong gawin. Pagka may extra time ako, tsaka ako lang uli, hahawakan yung phone ko. Tsaka lang ako titingin kung anong dapat kong tingnan. Pero otherwise, kung may gawa ako, may trabaho ako, may gagawin ako, hindi ko nahawakan yung phone ko. Kanya yung iba, nagme-message sa akin, ang tagal ko mag-reply. Sa totoo lang, kinabukas, kaka-reply ako. Ganun kasi ako. Ngayon, ang tao noon, ganun ang nangyayari na. O, nakita mo, dumating ang COVID ngayon. Ayun na, nag-start na sila, di ba? Nagpo-post na ng mga dasal. O, ngayon, nakita mo, hanggang ngayon. O, pagbukas mo na, doon yung mga, mayroong mga prayer sila, mayroong mga... Pinaalala natin ang Diyos. Bumalik ang tao sa Diyos. Dahil kasi that time, wala kang kakapitan. Ni doktor na mamatay. Kaya nagkatama. Nurse na mamatay. Nagkatama yung ano ko, yung talagang ano ko, yung ko na talagang, it's just a wake up call. Thank you Lord, that talagang natapos naman. Ngayon, nagbalik loob din yung mga, tamo sa Facebook ko, ang dami, puro mga tungkol sa Diyos, di ba? May mga quotes sila, may mga prayers, ganon. Kasi, yan yung pangyayari na gano'n, na nakalimot na ba, yung baga. Kaya, ayan, nung dumating yung COVID na yan. Mm. Oh, ngayon, hanggang ngayon, makita mo yun, may mga prayers, sesend ng mga prayers, yung mga gano'n. Kaya tama ako, nagkatama yung ano ko, yung ano, sinabi ko sa kanila, na yun, it's just a wake up call. Kaya, pero matinding katok yung ginawa sa atin ng Diyos na yun. Mm-hmm. Matindi yun. Grabe, all over the world. All over the world, tapos, yung bang kahit may pera ka nun, nagkakaubusan dun sa ano, nagkakaubusan ng mga bilihin. Dun nga sinabi na ano, na yung mga nagkasakit, na na-COVID, na mga maraming pera, maraming mayaman, na nagkasakit, doon nga nila nasabi na kahit pala marami kang pera, hindi ka maisi-save ng pera mo. Mm-hmm. Totoo yun, totoo yun. Miskin napakarami mong pera, hindi ka maisi-save ng pera mo. At saka sa sobrang daming mga pasyente, nasa tent na lang. Isipin mo kung dati nung bago mag-pandemic, pag ang mga pasyente mag-antay lang ng medyo matagal, magagalit. Ang mahal-mahal ang binabayad ko sa inyo every buwan. Tapos ganito, ang tagal-tagal ng pag-antay, ang daming reklamo, pero nung nag-pandemic, wala.
Kahit anong mamahalin pa ng coverage mo, kahit gaano pa kamahal ang binabayad mo buwan-buwan, walang sinisino ang COVID. Nandoon kayo sa tent, malamig, mainit o kung ano man ang panahon dahil kasi punong-puno na ang hospital. Tapos sa likod ng building, ayun na, may mga freezer na truck na nandun na yung mga dead body. Dead bodies, isipin nyo yun, grabe. Pero, huwag nyo sabihin na, for example, huwag nyo nang balikan yun, tapos na yun. No. It's good to remind ourselves how bad it was so that we will be appreciative of our life the now. The situation. Kasi, magdaling kalimutan, yung bang takot natin doon, no, wala na, di ba? Wala na tayong takot. Kumbaga, tapos na yun, ha? Inuubo ka. Kumbaga, COVID man yan, there's really nothing you can do. There's, you know, wala ka namang gagawin but to hindi treat the symptoms. At saka nga, para yung mab na bukas ang isip natin na yung buhay, yung nakakalimot na tayo sa Panginoon Diyos. At saka yung buhay, ganun-ganun lang. Pwedeng mawala ng yung ganun lang. Just by a click. Mm-hmm. Kaya, tsaka meron kasing nag-request sa amin. Na ikwento daw. Paano sinabi niya? Ikwento daw. Ano, i-vlog daw natin about COVID. About pandemic? Experience. Experience. Yung experience daw natin. About pandemic. So, yun ang experience namin, guys. Ay, sorry. Ay! Nagwa-wild siya. Gusto niya bumaba para kumain. Huwag ka na para... Ano binibigay mo? Ano binibigay mo? Ha? Huh? Oh. Ay. Wild. Sky! Tinitingnan ka nila, oh. Mahiya ka, oh. Mahiya ka! Aray. Langga, magbababay na tayo. So guys, maraming salamat at tayo nag... nag-survive sa pandemic. Isipin yung pandemic, when in your life na ma-expose kayo or ma-experience nyo yung pandemic, you know? Pandemic. Buong bundok. We are sorry sa mga tao na nawala ng mahal sa buhay dahil doon. Ako may mga kakilala na, you know, nawala ng... Ayun, namatay dahil doon sa pandemic na yun. Pero, yun nga, sabi niya, yeah, that's true. It's a wake-up call for all of us. Kaya, kung paminsan-minsan mapagkwentuhan natin, I guess, in our case, yung bang ma-remind ka lang na yung ganong bagay pwedeng mangyari sa isang iglap lang, buong mundo maapektuhan. Diba? Kaya kung anong ini-enjoy mo sa buhay, magpasalamatan natin dahil kasi hindi natin alam ang bukas. Hindi natin, tomorrow is not guaranteed. Kaya, pasalamat tayo kung anong meron tayo ngayon. Yes. Unang-una sa Panginoon Diyos. Thank you, Lord. God first. Thank you, Lord. Amen. Pangalawa sa inyong lahat. Kung wala kayo, wala kami. Kaya, maraming salamat kung saan mang panig kayo ng mundo na doon, naroroon, umaga, tanghali, gabi, madaling araw, midnight. Maraming salamat sa inyo. Wala kami masasabi kung hindi, we love you all! Bye-bye!